bago pa lumabas ang opisyal na balita tungkol sa trade ng Bradwin Ginto to Rain or Shine kapalit sina Sidney Onwobere at Clint Doligas ay lumabas muna ito kay Sir Snow Badwa. Sa mga OG dyan na nakafollow sa kanya is alam yung legit talaga. Yung iba kasi hindi talaga natutuloy kasi nailalabas kasi agad ni Sir Snow eh. After nung magte-trade ang Rain or Shine ng dalawang players ay ang sumunod na rumor is yung CJ Perez to SMB. Execution na lang, go signal na lang dahil gawa na raw ito at hindi pa napaprocess. Sobrang tagal na ng rumor na ito. Yung tipong kakadraft pa lang ni Perez sa jeep, na-imagine mo na siya na suot ang SMB uniform. Posible naman talaga itong mangyari kung hindi lang siguro sa past trades na nangyari at sa init ngayon ng mga tao sa liga at sa franchise ng Terra Firma Jeep. Dahil sa mga batikos, isa rin yan sa mga dahilan para maudlot ang mga trade. Lalo na pag alam nila sa kanilang mga sarili na lopsided, so magdadalawang isip sila kung i-go nila. Sipin nyo na lang yung Stanley Pringle. Ang tagal bago nangyari na dati palang rumor na talaga yon. Paano kasi dahil sa mga past transaction like yung Japet Aguilar kaya napopospone yung mga future movements. Ito talaga yung problema kung sana lahat ng team sa PBA ay independent at pantay-pantay lang ang pera. Kung sa gut feel ko, hindi pa ito mangyayari this year. Kasi sobrang init talaga ng mga tao. Kung papayagan ito na kung may nalopsided, matik sobrang lubog na ng liga. Pero kung kayo ba ang tatanungin, if ever lang naman, kung gugustuhin talaga ng SMB si Perez, sino ang fair trade para sa kanya or ano ang fair trade para sa kanya? Comment nyo na lang yan sa baba. Masaya tayo nang magkaroon ng expansion team sa PBA. Pero hindi ganitong resulta ang pinangarap nating mangyari. Selling of players and accepting trades that are lopsided. Hindi maka-add ng teams dahil hindi pa daw nakakasabay yung dalawang bagong team. Paano nga makakasabay kung ganyan, diba? Katulad na lang ng next rumor from Sir Snow Badwa again. Ang team na originally nagbebenta daw ng player para may pondo. Dinescribe pa ni Sir Snow Badwa na may top-up ang player na ito na nangyari noong 2018. So ang hula ko lang naman dito is Blackwater when they have JP Aram and then suddenly trinade nila ito sa NLEX Road Warriors na napunta ngayon sa TNT. So Mac Bello is next na nga ba? We all know the majority ng transaction ng Blackwater is for the MVP teams pero may high expectation tayo na sa TNT ang bagsak ni Bello. 2019 off-season pa lang, ayan na yung usapan. Lalo na nung pinapirma siya ng max contract. Pinapirma daw para pag-trade, ibang teams na din naman ang magbabayan. Tingnan natin sa mga susunod na araw at kung ano pa yung mga next rumor na paparating. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.